Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action at magbigay po tayo ng ating komentaryo dito, no? So natalakay po natin ito sa past video po natin, ang about nga po ito sa dagdag pasahod na 150 na sinulong ni Senador Migsoberry po, mga ka-action. At ito na nga po, good news po ito sa lahat ng mga empleyado dahil approved na po ang 150 na pasahod, no? Kaso nga lang po, mga ka-action, may kawawa po dito dahil hindi po sila kasama sa increase na 150 dagdag pasahod. Sino-sino po ba ang mga hindi kasama dito? Bago po tayo magtuloy-tuloy, pakinggan po muna natin ang voiceover. Inaprubahan na ng isang komite sa Senado ang panukalang itaas ng 150 pesos ang minimum wage sa buong Pilipinas. Namamblema naman dito ang mga maliliit na negosyo dahil hindi lang nila kakayanin ang mataas na aumento sa sahod. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Approved in principle na ang panukalang dagdag pasahod sa buong bansa. Pasado sa Senate Committee on Labor ang Across the Board Wage Increase Act para itaas ng 150 pesos ang minimum wage sa buong bansa. Hiling ni Senate President Migsoberry, sana ay mapagbigyan sila ng mga negosyo rito. I've seen through the years, nakita ko po sa aking sariling mga mata kung gaano ka hirap ang dinadaanan ng ating mga manggagawa. At kung gaano kaliit ang pagtaas na kanilang sweldo, it's a heart. Wala ba tayong puso? Dagdag pa ni Zubiri, 1989 pa ang huling wage increase na ipinasa sa pamamagitan ng batas bago pa man mabuo ang regional wage boards. Napakababa po ng mga increase nila at napakatagal. Kawawa-kawawa po ating mga kapatid na hindi po makaramdam ng disenteng buhay dahil sa napakababang wages. Kung kakayanin ito ng mga malalaking korporasyon at kumpanya sa bansa, masyado namang mabigat ang 150 pesos na wage hike para sa mga maliliit na negosyo. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, malaking porsyento ng pribadong sektor sa bansa ay mga maliliit na negosyo na hindi kakayanin ang mataas na aumento sa sahod. May kaya siguro yung medium tsaka yung large, 1-2% lang yun. Marami rin yun, libo rin yun, pero 2% lang yun. Paano na yung mga maliliit enterprises? Sa tala ng ECOP, nasa 6 hanggang 8 milyon o 16% lamang ng mga manggagawa ang makikinabang sa taas pasahod. Hindi rin kasama rito ang informal workers tulad ng mga tsuper, mangingisda at magsasaka. Hiling ng mga negosyo ngayon, konsultahin muna ang iba't ibang ahensya tungkol sa panukalang batas na minimum wage hike. So yun na mga ka-action, no? Napakinggan na po natin ang voiceover. So narinig nyo po, no, na Kawawa daw ang mga maliliit na kampanya na hindi sila maka-afford sa mga empleyado sa pagtaas ng sweldo. Pero hindi po sila kawawa dahil sila ang mga may-ari ng kampanya, kahit maliit lang po yan, may pera yan, no? Ang mas kawawa dito yung mga chuper at saka yung mga fisherman at saka lalong-lalo na po ang mga manggagawang sa magsasaka po, mga ka-action. Yung halimbawa, nakikisaka ka lang na magtrabaho ka kasi nung araw kasi, mga ka-action, is 150 per day, pero ngayon tumaas po doon nung last na umuwi po ako noong December, is umaabot na rin po ng 250, pero ano ka pa doon, buong araw ka po na makabilad sa ano, sa initan, kung mainit ang panahon, no, at makapagpahinga ka lang po pag kumain ka po, no. So ito po kasi ang kawawa po, kasi lalong-lalo na po dito sa mga magsasaka, kasi yung mga driver po kasi, ano po yan, hindi naman sila arawan. Hindi ko lang po alam, ha. Sa mga chopper kasi na mga sa jeep, ng mga driver, is siguro boundary lang po ang binabayaran nila sa jeep na minamaniho nila sa mga walang hang jeep, no? So, halimbawa, boundary lang. So, ang sobra nun sa kanilang kita. Ang kawawa po dito talaga yung mga manggagawa sa mga magsasaka po, no? Kasi hirap po talaga magtrabaho sa ano, sa bukid, mga ka-actions. Kasi danas na danas ko po yan ang magtrabaho sa bundok, mga ka-action. Kasi may kunting lupa eh naman ang mama ko na doon kami nagsasaka, no? May sarili naman po kaming lupa. Kaso nga lang po, kahit sarili mo, is damang-dama mo po talaga ang pagod at sobrang init po talaga. Nakakaiyak po talaga. Kaya
nagpursige po ako talaga na makapagtapos para hindi ako mahirapan ever na mag-apply ako ng trabaho. At yun na nga po, no? Kaya ito sana ang dapat priority yung mga magsasaka po, mga ka-action para sa akin. Kasi sa ibang bansa po kasi mga ka-action, particular na sa lugar ng Japan, is napakamahal po ng mga farmers doon, no? Talagang tinututukan doon na kung saan mabibigat ang trabaho mo kagaya nga sa farmers, malaki po ang sweldo doon sa Japan. Hindi lang po sa Japan, sa ibang country pa po, no? Sana dito po sa Pilipinas, sana taasan din po sila kahit provincial rate lang po sana. Sana gawin na po nila yung 500, pero wala kasing ano yan kasi mga ka-action eh. Hindi kasi kampanya ang sa farmers eh. Halimbawa, ako ang may-ari ng malawak na lupain at may mga tauhan ako, no? So, wala naman akong, hindi naman maituturing na company to, di ba? Para sa akin. So, kung magbe-base po ako kung ano po ang araw dito sa atin, halimbawa sa probinsya, so, yun lang pong ipapasawad ko sa inyo. Yun po ang pinakamasakit. Kaya, sana naman po, bigyan nyo naman po ng ano to mga magsasaka. Kasi, kung wala po ang mga magsasaka, wala po tayong kakainin. Sila po ang gumagawa ng mga pagkain natin tulad ng palay, etc., etc., no? Kaya, kawawa po talaga. Yung iba dyan, okay lang naman yan, no? So kaya ito po ang ma-advise ko sa mga kabataan na pinapaaral ng mga kanilang mga magulang. Mag-aral po kayo. Dahil kawawa po kayo kapag wala po kayong pinag-aralan. At lalong-lalong wala po kayong pinanghahawakan na credential. Kasi kung may credential po kayo or makapagtapos kayo ng college or 2 years course, hindi na po kayo mahuhuli sa pag-apply. Makapagtrabaho kayo kahit papaano, kahit sa mga factory na lang. At least magaan ang trabaho, may bubong ang tinatrabahuhan mo. Unlike sa farmers na talagang bilad ka dyan sa araw, minsan nga buhusan ka pa ng biglang ulan, so wala kang magagawa kasi arawan ka dun, no? Kaya kawawa po talaga ang mga magsasaka natin, no? So yun lang po mga ka-action, mga kakamping. Thank you for watching. Have a good day.